Today's gospel challenges us to make a firm commitment in the Lord. The cause of following Jesus is high. Jesus claims priority over the most important things in our lives, including family and self. Yet by dying to serve and losing everything else for the sake of Jesus in the gospel, he will surely find life, as Paul puts it. If we have died in Christ, we shall be with him. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You who are sent to heal the broken of heart, Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to all sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God. Thank you.
O God, who through the grace of adoption choose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second book of Kings. One day, Elisha came to Shunem, where there was a woman of influence, who urged him to dine with her. Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine. So she said to her husband, "I know that Elisha is a holy man of God. Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp, so that when he comes to us, he can stay there." Sometime later, Elisha arrived and stayed in the room overnight. Later, Elisha asked, "Can something be done for her?" His servant Gehazi answered, "Yes, she has no son, and her husband is getting on in years." Elisha said, "Call her." When the woman had been called and stood at the door, Elisha promised, "This time, next year, you will be fondling a baby son." The word of the Lord. Thanks be to God. Oh,
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. To honor the gospel, please rise. Into his wonderful light. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me. And whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of his little ones to drink, because the little one is a disciple, amen I say to you, he will surely not lose his reward." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. May isa movement sa Manila na kung tawagin ay Live Christ, Share Christ. Ito rin yung panyaya na ipinamanik po ng ikalawa nating pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo Apostol
sa mga taga-Romano, no, na ipinamanik ko sa atin kanina, ang mamatay na kasama ni Kristo ay mabubuhay na kasama ni Kristo. At dahil namatay tayo kay Kristo, ang buong buhay natin ay para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Bagaimana mayroong malawak na paanyaya yung hamon na ito na mabuhay kasama ni Jesus. Ang mga pagbasa namin ngayon ay nagnanais na bigyan ng pansin ang dalawang bagay. Una ang Diyos. Ang mabuhay kay Kristo ay ang mauna ang Diyos. Hindi pa din sabihin lamang na, Father, hindi ko naman nakakalimutan ang Diyos. Well, good, hindi mo nakakalimutan ang Diyos. Pero kulang, kasi pwede mo sabihin na paminsan-minsan, hindi ko nakakalimutan ang Diyos. But most of the time, nakakalimutan ko ang Diyos. Hindi lamang pwedeng sabihin na hindi ko nakakalimutan ang Diyos. Hindi rin pwedeng sabihin na palaging kasama ko ang Diyos. Ang panyaya sa atin ngayon ay, kasi nga, baari nga kasama natin ang Diyos, pero sa huli lang. Maaring kasama natin ang Diyos kapag may oras lang. Ah, hindi. No? Yung hamon sa atin ni Alin, the first priority is God. Una, ang Diyos. Hindi pwedeng pangalawa lang. Kasi sa oras na pumangalawa ang Diyos, isasama lamang natin ang Diyos katulad ng ibang bagay na pinag-aabalahan natin sa daigdig na ito. Una, ang Diyos. Yun na ang makita ko natin. Kinakailangan mauna ang Diyos. At huwag tayong mag-alala. Bakit? Kasi kapag nauna ang Diyos, hindi naman madamot yung ating Diyos eh. Hindi naman nahugulugan na kapag inuna natin ang Diyos, makakalimutan na natin ang iba. Hindi. Kung unahin na natin ang Diyos, ipaalala ng Diyos ang ilang mahalagang bagay sa buhay natin. Kasama na dyan ang mga minamahal natin sa buhay. Sigurado kasama ang Diyos. At yung tindi po nito, kapag sinabi natin unahin mo ang Diyos, makita po natin kasi na ang banal na kasulatan ng Bagong Tipan na isinulat po mula 70 AD hanggang 158. So, ito yung panahon na kung saan ang aking mga mananampalatayang Kristiyano at Katoliko ay mga pinag-uusig. We're under persecution hanggang 380. No? Ay yung panahon na kung saan ay tayo ay nagtatago. At ano yung ginagawa sa mga mananampalataya? Pinapakain sa leon. No? Ginagawang sulo. Sa gabi, no? The living torch. Itinatali sa kahoy, sa punong kahoy, pagkatapos bubuhusan ng langis at sisindihan. Ganun ang mga ginagawa sa unang Kristo. At hindi lamang yan. Ano? Siguro sabihin na yun, ang Father, kaya kong ihalay yung sarili ko para sa pananampalataya. Pero alam mo naman natin, yan ay panahon ng pag-uusig. Gagawin ang lahat para mawala ang pananampalataya. Kaya nga, kung minsan, dumarating yung pagkakataon na sasabihin, ano ko, anong gusto mo? Si under persecution, no? Anong gusto mo? Tumiwala ka dyan sa pananampalataya na yan o ipakain ko sa leon ang nanay mo? Tumiwala ka dyan sa pananampalataya o sisilaban ko ang tatay mo?
Tumiwala kayo sa pananampalataya o papatayin ko ang mga anak mo. So ganun yung mga senaryo na hinaharap ng maunang mga Kristiyano. Kaya pinagtibay ni Jesus yung kanyang panyayin alin. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. No? And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Kaya binibigyan ng Diyos dito na hindi dapat ipagkakanulo yung pananampalataya. Kahit kasi ang mga tao ay tinuturing mo, napakalapit sa iyo. Kaya naman, una ang Diyos. Ay siguro sabi ng kayo, Father, hindi naman tayo persecuted dito sa Pilipinas. Magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo sapagkat hindi tayo nasa lugar at nasa panahon na tayo ay pinag-uusig gawa ng ating pananampalataya. May mga lugar pa rin yung hanggang ngayon pinag-uusig tayo. No? Pero tayo po ay magpasalamat sapagkat hindi tayo pinag-uusig dito sa Pilipinas. No? Kuminsan nga lamang ay we take for granted our faith. No? So sa papanong pamamaraan na mailalagay natin sa sitwasyon yung sinasabi ni Jesus na ang sino mang nagmamahal ng higit kaysa sa akin, sa kanyang anak, ama o ina, ay hindi karapat dapat sa akin. Kapag po ginawa natin karibal ang Diyos, o hinayaan natin na maging karibal ng nanay natin, yung tatay natin, yung mga anak ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, kung ang dahilan natin kung bakit halimbawa hindi ako makasimba ay gawa ng pamilya mo. No? Ay parang ginagawa natin karibal ang Diyos. Hindi. No? Dapat makita natin alin, unahin natin ang Diyos. At huwag tayong mag-alala na maubusan tayo ng panahon para sa pamilya natin. No? Ang panyayin ay susilin, gumawa ka ng oras para sa Diyos. Kasi hindi pa pwedeng sabihin na inuuna ko ang Diyos and then wala tayong panahon sa Diyos. Kasi yun ang, yun doon makikita yung importansya natin eh. Saan natin inalalaan ang oras natin? Naglalaan ba tayo ng oras sa Diyos? Kung naglalaan tayo ng oras sa Diyos, maliwanag na inuuna natin ang Diyos. Kasi hinahanapan natin ng oras ang Diyos. So ito yung unang hamon na kung saan makita po natin. Kinakailangan na mauna ang Diyos. Kaya nga, anong sabi ako sa banal na kasulatan? Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Hanapin mo ang pag-aari ng Diyos at ang lahat ay madadagdag sa iyo. So yun po yung una. Una ang Diyos. Pangalawa, yung panyaya na ipinahayag po rito sa pangalawa ay yung pagtulong sa mga itinuturing na mga alagad ng Diyos. Bakit? Una sapagkat yung pong mga alagad ng Diyos ay siyang sumisimbolo at kumakatawan sa mga taong inuuna ang Diyos. Naalala ko tuloy yung isang segmento sa isang pelikula ni Indiana Jones, no? Na siya ay nandoon sa isang tribo at may kalaban silang mga katribo noong lugar na yon at mayroong isa doong itinuturing na man of God, yung pari ng tribo, no? Sila ay sinisipat. Sabi ng kasama ni Indiana Jones, sabi niya ay, barilin mo, barilin mo. So, kasi sinisipat sila.
Sabi ni Diana Jones na, ano sabi niya, bad omen. Because he is a man of God. So, anong ginawa lang nila? Inilagan lang nila yung sibak. Noong itinuturing na man of God. Pero dito, hindi lang basta yung huwag mong gagawan ng masama. Yung panyayalin. Yung gawan mo ng mabuti. Kaya anong sinabi sa Ebanghelyo? Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is a disciple, even I say to you, he will surely not lose his reward. Sigurado na ang kanyang gantimpala. Well, alam naman po natin na kapag tayo gumawa ng mabuti, sigurado yung ating gantimpala. Pero nais na bigyan ng pansin ng Diyos na alin, pahalagahan natin yung mga alagad ng Diyos. Sino po yung una? Kinakatawan nila ang mga taong nagandog ng sarili para sa Diyos. Pangalawa, ang tinutulungan natin na hindi lamang po yung tao na alagad ng Diyos. Anong tinutulungan natin? Tinutulungan natin ang pagsasakatumparan ng pag-ahari ng Diyos. Kasi ang ginagawa ng taong ito na alagad ng Diyos ay walang iba kundi ang gawain ng Diyos na itinalaga sa Kanya. So yung pagtulong natin sa Kanya, alam niyo kung minsan nahirapan ako magsalita kasi tumutukoy ito sa akin. Ano? Pero hindi lang sa akin. No? Kinakailangan na may paliwanag ito sapagkat maging paliwanag na dito rin po makikita natin yung tunay na epekto ng pagninilay natin ng salita ng Diyos. Kasi maliwanag na sinabi rito, no? Na ang sino pang magbigay ng kahit na isang basong tubig sa isa sa maliit na ito, sa pagkailagan ilagad ko, ay siguradong tatanggap ng gantimpala. So yun, no? Sabagat yung pagtulong natin sa taong ito ay ang pagtulong natin para rin na may pagpatuloy nito yung misyon ng Diyos. Hindi lang ngayon, ngunit sa masusunod pang mga araw. Pangatlo, kapag tinulungan ninyo ang alagad ng Diyos, kayo ay nagiging contributor. Nagiging kaakibat kayo sa pagpapalaganap ng pag-ahari ng Diyos. Kayo ng umaga. Mula po ng misa rito, papunta po ng Carmen Homes, ay naka-tune in yung aking radio sa Radio Veritas. Sabi nung isang pari na nag-share, sabi niya nung una daw, ay sinasabi niya na kapag nagbibigay siya ng talk, kasi binibigyan siya ng pamasahe, sinasabi niya, huwag na ho. Ang sabi sa kanya nung binigyan ng talk, sabi niya, Father, hayaan mong pagpalain din kami. Kasi sa pagtulong namin sa iyo, hindi lang ikaw ang binabasbasan. Kami rin ay binabasbasan. Kaya, mula noon, sabi ng pare, ay tinatanggap niya yung mga tulong na ibinibigay sa kanya sapagkat, no, yun ay bahagi, no, na magkaroon ng pagkasakatuparan sa Ebanghelyo na ating ipinahayag ngayon sa araw na ito. Yung pagtulong sa alagad ng Diyos, sa mga tumutulong sa mga alagad ng Diyos, ay alin, naging kaakibat kayo sa kanyang gawain upang may sakatuparan ang pag-ahari ng Diyos. No? Kaya rin po ay ako po yung patuloy na nagpapasalamat, no, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa ating mga programa at mga proyekto, no, sa inyo po. No? Sa mga pagkakaon din po na tayo nanawagan, no? Nagpapasalamat din ho na nakarating tayo last year sa Holy Land kasi natugunan natin na mapunuan yung ikatlong bahagi, no? Para po doon sa 50 years na pagdiriwang natin ng mga ating parang
upang yung mga pari ng diocese ay makapunta sa Holy Land. So ako po'y nagpapasalamat sapagkat na-raise natin yung 1/3 of the amount. So kung hindi po natin na-raise yun, eh, baka hindi ako makakasama. No? So maraming salamat po. No? At sabi ko nga po ay kasama ko kayo. Kasama ko kayo doon sa pagtapak ko sa mga lugar na tinapakan ni Jesus. At patuloy ko kayong kasama sa aking panalangin habang ako ay nabubuhay. Sa mga pagkakataon din po na no, ang tutuwa naman ako kung minsan may mga umuwi ng Pangasinan kapag doon na rito ay may pasalubong na bongis bangos. Hindi o kaya ay kapag nagpadala yung kanyang anak sa abroad ay binabahaginan ako ng kanilang dalgaling sa abroad. Patulad na dark chocolate. Dark chocolate lang ako. Kasi mahirap yung masyado matamis. So, marami pa ako matutusin. No? Yung mga tao na kung saan, no? Katulad po halimbawa ng Father, nanggaling ako sa Batangas. May dalang tableya, no? Pasalubong, galing sa Batangas. So maraming salamat sapagkat maliwanag na naunawaan ninyo yung paanyaya sa banal na kasulatan na binasa ngayon sa araw na ito. Pero makita po natin na ito ay isang pagkasakatuparan din na binigyan pansin sa unang pagbasa. No? Sa unang pagbasa. Ano po nakita natin sa unang pagbasa? Sa unang pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari ay nakita po natin sinong mga karakter doon. Si Eliseo, si Gehazi. Sa wikang English ang tawag sa kanya Gehazi. Sa wikang Pilipino, Gehazi. No? Yung sakristan ni Eliseo. At saka yung mag-asawa. So si Eliseo po ay palaging nagpupunta sa lugar ng mag-asawa. Yung pangalan po ng lugar ng mag-asawa ay Shunem. No? Shunem. So nakikita ng babae na palagi nagpupunta sa Eliseo doon at ang kanyang paniwala na ito si Eliseo ilit ay ang banal ng Diyos. Man of God. Kaya nung ginagawa ng babae, pinapakain niya palagi sa tuwing dumarating doon si Eliseo. At sinabi niya sa kanyang asawa na alin, pagawa natin siya ng kwarto para makapagpahinga kasama si Gehazi at binigyan ng kama, ng table, ng upuan para makapagpahinga sa panahon na siya, si Eliseo ay pumupunta sa lugar na yon na kung tawagin ay Shunem. No? At anong sinabi po ni Eliseo? Tinanong niya si Gehazi na alin. Na ano yung magagawa natin sa mag-asawang ito? Anong sabi? Wala silang anak. Kaya nung sabi ni Eliseo, next year, no, magkakaroon na kayo ng isang anak na lalaki. No? Alam na kagad ni Eliseo kung maging anak ay lalaki yung babae. No? Pero ibig sabihin, yun ang bahagi. No? So ibig sabihin, ay ang pagtulong ninyo sa alagad ng Diyos tulad na nabanggit kong kadahilanan. Una, sabagay ito ay sinasalamin nito ang tao talagang ibinigay ang kanyang sarili para maging una ang Diyos. Pangalawa, ito ay naglilingkod para matulungan ang gawain ng Diyos na ginagawa ng alagad ng Diyos na ito. Pangatlo,
ay sa pagtulong sa alagad ng Diyos, tayo ay naging kabahagi ng gawain ng tinatawag nating alagad ng Diyos sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At higit sa lahat, sa apat, ay sabi nga natin ay tulad na ipinayag sa banal na kasulatan, ay hindi kakalimutan ng Diyos na gagantimpalaan ng sinumang tumulong sa isa man sa maliit na ito dahil sa siya'y alagad ng Diyos. Kaya po, patuloy po nating ipanalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pari. Ipanalangin din po natin yung ating mga nagpapari. Mayroon po tayong dalawang nagpapari. So, nung ako po'y dumating tatluyag, dalawa na lang ay natitira. So, sana po itong dalawang ito ay magsumigasig na matuloy sa pagpapari. At ipanalangin din po natin yung kami pang mga pari, kasi may mga pari din umaalis sa pagkapari. Naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan, sabi ko ay matagal kami hindi nag-usap, ano? Kasi nung mula nung sing umalis sa pagkapari, ay he detached himself among the priests. Ay nung nakita kami, tinanong ko siya, sabi ko, ay bakit ka umalis sa pagkapari? Alam yung sabi niya sa akin, sabi niya, kasi alam mo, nung ako'y nagkasakit, wala daw nag-alaga sa kanya. No? Yung nag-alaga sa kanya ay yung babaeng ngayon ay siyang dahilan ng kanyang pag-aalis sa pagkapari. So, well, hindi ko siya masisisi, no? Pero ang sabi ko nga ay ang sino mang pari na umalis sa pagkapari ay will be responsible for his action. Kailang yung pakit ay para parang ginawang dahilan, no? Na yung, kasi sino ba yung dapat na mag-alaga sa pari ito? Pwede yung kanyang parokyano, no? So, kaya ano sabi niya? Nahulog yung loob niya doon sa nag-alaga sa kanya nung siya nagkasakit na dapat ay tungkulin ng sambayanan na pangalagaan yung pari. Hindi lamang ng isang tao. No? Hindi lamang ng isang tao. Kaya ipanalangin po natin. No? Ipanalangin natin. Lalo-lalo na ho ngayon. Sabagat kinikilala po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga Katoliko sa Pilipinas, kinikilala po na isa sa mga problema na hinaharap natin ngayon ni ulit, yung mga kapatid natin na nag-iba ng sekta. Bakit sila nag-iba ng sekta? Yung term na ginamit po ng mga obispo ng Pilipinas ay ulit, They were confused. Siguro po gawa po ng maraming kadahilanan, pero isang kadahilan nakita po natin ulit, kulang tayo sa workers. Kulang tayo sa manggagawa. Ang born again, 8 months lamang pwede nang maging pastor. Sa atin, bago ka maging pari, it will take you 8 to 12 years. Depende yung kung anong taon ka pumasok. So, 8 to 12 years. So, at sabi ko nga po, yung iba, na mga kapatid natin ng mga pari ay umaalis pa, katulad ng sinabi ko pong kinuwento ko sa inyo. So ipanalangin natin, no? Ipanalangin natin, kinakailangan ng pangalagaan natin, no? Yung particular po ano, sa bawat parokya, na makita rin po yung tunay na kaakibat ng ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Natulungan natin ang bawat alagad ng Diyos na may sakatuparan ang misyon na ibinigay sa Kanya ng Diyos. At nawa ay may panalangin natin na marami pang mga kapatid natin na nagnanais na magpari upang maipalaganap
ang paghahari ng Diyos. So ito pong dalawang itong iniwanan ko po sa inyo. Una ang Diyos. Pangalawa, suportahan natin ang mga alagad ng Diyos at ang mga nagnanais na maging alagad ng Diyos. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And his kingdom will have no end. They believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored.